kung pinag-iinitan yung dalawa, bakit isama yung buong network? Kasi marami pa eh. Hindi lang yun ang programa eh. Allegedly, yung sinasabi ni Ka Eric na nagtatanong lang siya about the 1.8 billion, may mga kaso naman na pwede isampa. Pwede sila mag-file lang kaso na libel. Pwede sila mag-file lang kaso na damages or act of terrorism, kung anong gusto nilang kaso. But not to affect the entire franchise of SM&I, kasi nga, pag naepektuhan yung prangkisa ng SM&I, may chilling effect yan sa lahat po ng mga media. Why? Because freedom of press and freedom of expression is a con... Maraming salamat po. Sa tanong ko po sa SM&I, sa grupo po ninyo, sa palagay po ba nyo nalabag ang karapatan ng mga membro ng kingdom sa pagkakabigay ng indefinite suspension sa SM&I? Ang kanila pong religious rights. Yes po, na aside sa na-violate po ang freedom of press and freedom of expression, yes po, na-violate din po ang religious freedom ng mga members ng Kingdom of Jesus Christ. Kasi they practice their religion, yung faith nila sa Panginoong Diyos, sa panonood ng mga programs ng SM&I, lalo na yung mga religious programs. Yes po, sabi pa ng NTC na may mga limitation po ang freedom of press and freedom of expression. Yes, totoo po yan, there is no such thing as absolute freedom of press or even religious freedom. Walang tinatawag na absolute. But for example, may certain violations ng allegedly yung sinasabi ni Ka Eric na nagtatanong lang siya about the 1.8 billion. May mga kaso naman na pwede isampa. Pwede sila mag-file lang kaso na libel. Pwede sila mag-file lang kaso na damages or act of terrorism, kung anong gusto nilang kaso. But not to affect the entire franchise of SM&I, kasi nga pag naepektuhan yung prangkisa ng SM&I, may chilling effect yan sa lahat po ng mga media. Why? Because freedom of press and freedom of expression is a constitutionally guaranteed right. Kasama doon po ang religious freedom ng bawat tao, lalo na yung mga members ng Kingdom of Jesus Christ, that they practice their faith to God, they practice their religion through the programs ng SM&I sa mga preachings po ng Kingdom. Maraming salamat po. Attorney, meron po kayong gusto idagdag? Gusto ko lang idagdag po ng SM&I. Marami pang programa noon. Hindi lang yung dalawa, kasi ang dalawang pinag-initan ay yung mula sa masa, gikan sa masa. Nang ang cordon ay si Pastor Kibuloy at saka si former President Duterte. At saka yung isang programa po ay laban kasama ng bayan. Ang course naman po doon ay sina Dr. Lorraine Badoy at saka si Ka Eric Celis. Kami po ni Attorney Mark ay may sariling programa rin kami. So, pag sinasabi mo pong SM&I, hindi lang yung dalawa. Marami po yung programa sa loob ng SM&I. Kaya po ay, kung pinag-iinitan yung dalawa, bakit isama yung buong network? Kasi marami pa eh. Hindi lang yun ang programa eh. So, maraming salamat po. Maraming salamat po. Mr. Chair. Sige po, Attorney... Ularbal po. Ularbal, sir. Opo. Mr. Chair, gusto ko lang idagdag tungkol sa restraint on the freedom of religion or even on the freedom of expression. Medyo may distinction ko kasi yung content-based restriction saka content-neutral restriction. Yung content-based restriction, pag pinipigilan mo yung mismong utterance, yung expression, yung content-neutral, pag medyo naglalagay ka ng restriction, then the manner of the exercise. Kunwari, pag sinabi natin bawal pag-usapan ang Quran, content-based restriction yon. Pero pag sinabi na pag-usapan nyo lang yung Quran sa lugar na ito o sa oras na ito, pwede not necessarily illegal yon or unconstitutional. So,
while there is a violation of the right, may degrees po yan eh. And so, I'm just saying this as a cautionary measure na meron distinction po yung content-based and content-neutral. Not only in the freedom of religion expression, but also in political expressions. So pag sinabing, dun lang kayo sa Liwasang Bonifacio mag-rally, content-neutral yon. Pero pag sinabi niyong hindi niyo pwedeng pag-usapan ang mga alituntunan ng gobyerno, content-based yon. Yun ay definitely unconstitutional. Salamat po, Attorney. Opo. Nasa mandato po ba ng komisyon ang pagsasagawa ng motu proprio na pagdinig? Good morning. Good afternoon po, Mr. Chair. Opo, ayon po sa Public Service Act at saka po sa rules ng NTC, maaari po na mag-motu proprio, initiate po ang komisyon kapag meron pong nalalaman ang komisyon na bagay na kailangan pong simulan ang investigasyon. Salamat. Apo, malinaw po yun. Tanong ko lang po, pagka ganito ba, ganito po bang may nagreklamo? Kasi lagi ko naman pong nakakasama din ng NTC sa ibang hearing, lalo na po pagkakasama natin yung MTRCB. Ano po? Yeah. Tanong ko lang po, sino po ba dapat ang magrereklamo? Halimbawa, katulad po, sinabi nila merong hindi balanse na balita na inilabas yung isang host ng SMNI. Sino po ba dapat ang magrereklamo sa NTC? MTRCB o private individual o kayo po mismo, NTC po mismo ang magreklamo? Mr. Chair, ang tinutukoy po ba natin iyong content-based po na reklamo po? Opo. Halimbawa lang po, sa ibang network nangyari yung opo. Ganito po. Ano? Opo. Sino po ang tamang magreklamo? MTRCB, private citizen o NTC mismo? Sir, we as regards content po kasi dahil self-regulation po ang broadcast industry. So pag may dumadating po na mga complaint or any ano na parang ito medyo false misinformation or masyado namang hard-hitting yung mga broadcasters, nire-refer po namin yun sir sa KBP sir. Meron po silang standards committee po that would standards authority that would reprimand or impose sanctions po doon sa nasabing broadcaster po. Dito po sa tanong ko lang po sa SMNI naman po, sa inyo po, sino po ba ang nagreklamo laban po sa... Halimbawa po, Mr. Chairman, meron hong manunod o nakikinig sa aming himpilan at sa tingin niya ay may kalabisan doon sa paghahayag. Pwede po siya mismong magreklamo sa amin dahil meron po tayong editorial board. Sila po ang magsisiyasat at magpapataw ng karampatang parusa kung kinakailangan, kung yan ay hindi lang sa SMNI, ha, kahit sa mga non-member ng KBP. Example po, halimbawa ang GMA, hindi po membro ng KBP, and I think KBP can attest to that. Pagka may kami noon, nung nandun pa ako, pagka nagkakamali at may reklamo, depende ho yan, pwedeng pagpapaliwanagan muna nung he will be asked to explain why no sanction can be imposed against him or her. Pagkatapos kung mabigat po, depende ho yan sa bigat, mula 5 araw, 15 araw, 1 buwang suspensyon. Lamang ay para maproteksyonan yung image ng announcer. Sinasabi namin kunyari si Dipunto Mike Enriquez ay nakabakasyon ho. O si Mel Chang po nakabakasyon. Pero in reality, katulad nyo sa ABS, pagka ho may order yung standards authority na suspension kunyari kay Corina Sanchez, ina-announce ho namin na on annual vacation po si Corina or si Noel de Castro. Ganun po ang pangyayari.
At yan po sa SMNI, ginagawa po namin. Katunayan, may mga empleyado kami na nabibigyan ng sanksyon. At saka mga nagtatrabaho sa SMNI. Kasi hindi naman po namin kinakailangan i-announce pa. Which is, kasi ngayon po eh, medyo maano tayo dun sa mga human rights. Eh. Kasi nung panahon namin, nung in the old days of the industry, alam ito ni attorney, bago ka makapasok sa industriya, dadaan ka sa butas ng karayom. Pagka nakapasok ka naman, ayan, may tatanong yan. Ako, naging news director ako ng ABS. Malupit ko ako. Pagka umabuso, katulad noon, may isang reporter, hindi ko nababanggitin ang pangalan. Kami nasa Tagaytay, sinabi niya si Presidente Cory na declare ang martial law. Di talagang kami biktima ng martial law, napalipad kami pabalik ng Maynila. Yun pala, si Presidente Cory ay nag-declare ng state of emergency, malayo-malayo ho. Yun ho, pinagbakasyon namin ng mahaba-haba yung reporter namin sa Malacanang. Kasi hindi dapat pinapalagpas. At kami po ay talagang kung ikaw ay nasunod bilang isang matapat na mamamahayag, hindi ho kailangan ng mga suspensyon galing sa ibang lugar. Mismo eh, katulad ho ni, ito, babanggitin ko ng pangalan at pwede niyong tanungin. Si Gani Oro, isang magaling na broadcaster, kumukover ho ng demolition dyan sa Barangay Holy Spirit, gabi. Nagre-report siya, ang ganda ng report. Tigmak ng dugo, kumpirmado, may isang batang namatay. Habang naglalakad ho siya, nakita na naman niya may isang madugo. May batang hindi na sumisingap. Dumiklara niyang patay. Suspendido siya. 15 days without pay. Kasi mabigat ho yan eh. Huwag na tayong lumayo. Nasuspendido si Tina Monzon Palma sa Channel 7. Nung pinatay niya yung biktima ni Tihanke, yung pala nasa ICU pa ng Makati Med. Eh siya nasuspendo rin. Kahit yung news director na siya ngayon ng GMA. Ganyan ho ang industriya. Dahil responsable ang mga practitioners. Hindi ho kami mga pipitsugin na hindi nakapag-aral o anong tawag nito. At saka we value yung training namin kasi noon. Pag ikaw nag-on-dear, dapat gospel truth ang sinasabi mo. At yan din po ang panuntunan namin sa SMNI. Kaya ako nung sinabing, pwede ho bang magtanong, totoo ba na merong 1.8? Ang problema lang ho kasi noon, hindi kami pinayagan na ipalabas yung actual na video nung banggitin ni Eric Celis yung pagtatanong. Kasi kung pinayagan lang ho, malinaw eh. Tinatanong lang, Mr. Speaker, totoo ba na 1.8 billion na yung travel allowance o ang nagastos ninyo? Kadali-dali naman sana yan. Daming may public information ng Congress, di ba? Senado na noon. Ay, hindi totoo yan. 30 lang ang nagastos namin. Di tapos na sana. Hindi mo namin maintindihan ba't pinalaki hanggang rumauwi sa suspension ng inalmusal kami ng NTC. Salamat po, Kajay.